Region 2, Cagayan Valley. Welcome to Bayan Bayan Nueva Vizcaya. Yes. Touchdown Isabela. Oh, ito ang tiro na to. Sila ko nakadaan dito. Sulit ang biyahe. Ito ang It's 2 AM in the morning. So ngayon, tutuparin natin yung pangalap natin. Mag-no-North Loop tayo. Katulad ng mga pinangako ko sa inyo dati, lalo na dun sa mga unang subscriber natin, napupuntahan ko kayo dyan. Kita-kita tayo. Prepare lang kami sa grid, then naalis na kami. Hey, what's up mga brothers? So, nandito pa tayo sa Kainta Rizal. Time check, 2:31. So, before that, full tank muna tayo para sigurado. Kasi medyo maaga pa. Magkano rito? 66.45. Okay, approaching tayo sa monumento. So, dito pa rin tayo dadaan sa part ng Bulacan, Nueva Ecija. Tinatarget na destination namin is Apari. Doon kami magpapalipas ng gabi mamaya. Once na makarating kami roon sa Cagayan. Kapunta tayo ng Valenzuela. So, time check, it's 2:58 AM. Oh, di ba? Energetic si Easy Rider. Location update mga brothers. Dito tayo ngayon sa Plare del Bypass Road. So, ang pangit ng daan nila ngayon dito. Noong last time na dumaan kami rito, maayos pa. Pero ngayon, sobrang lubak-lubak. Kasi ginagawa itong kalsada nila ngayon. Mga dadaan dito, much better, hanap kayo ng ibang way. Lalo na kung araw kayo pupunta. Sa tingin ko, sobrang traffic dito. Unexpected to, di namin alam na ganito na yung presyon itong lugar ngayon. So, time check, it's 3:46. Binabaybay natin ngayon yung Llanera, Nueva Ecija. Time check tayo is 5:48. So magliliwanag na. Kaya makakarelax na tayo ngayon. Makakapagmotor na tayo na maayos. Kasi nakakagulat yung lubok-lubok kanina nung madilim pa. So yun na. Aabutan na tayo ni Mr. Sunshine. Woohoo! Ayun na, may nagja-jogging na si tatay oh. Nice, nice, nice. Nakakagulat lang yung mga lubok dito. Okay. Yes, mag-uumaga na rin. Liliwanag na. Touchdown, San Jose City, Barangay Kitakita, Nueva Ecija. Good morning, sunshine. So, ito yung bumungad sa atin. No? Ito yung gusto ko mangyari. Makita niyo itong scenery nito. Napakaganda habang nagraratrat ka. De, habang nag-chill ride ka, makikita mo yung magaganda bundok sa paligid mo. Ngayon lang namin to narating, itong San Jose, Nueva Ecija. Para ka rin bumabaybay sa gabal dun. Time check, it's 6:18 AM. Wow! Ang lupit! Yung ganda, mga idol, oh. No, nakakaaliw. Tapos yung takbo mo, tamang relax lang. Touchdown, KBM Tunnel. KBM Tunnel na Nueva Ecija. Alright. Yan, oh. Napakahaba na Nueva Ecija, oh. Ang ganda naman.
ako rito yun. Hanap na namin ang makakainan. Tapos first stopover namin from Manila, maliban dun sa nagpakarga lang tayo ng gas kanina dun sa San Miguel, Bulacan. So ito, dire-diretso yung biyahe natin, walang pahinga pa. Napapasubo na naman si Putin nito. Ayun, walang katapusan. Nakabundukan. May uphill, may pababa, may uphill. So ayun kay MCCC rider, malapit na raw po kami sa Nueva Vizcaya. So sa mga nakakaalam po kung anong lugar to, pakikomenta lang dahil hindi namin mahulaan. Oh, ang ganda talaga, oh. Ay! Sa pagkakaalam ko, ang Nueva Vizcaya is maraming magagandang tanawin din. Ang tindi rito, oh. Ang lupit. Buti na lang, nag-nerd loop kami. Ngayon lang ako nakasaksi, ngayon lang ako nakadaan dito. Sulit ang biyahe. Hindi ko mga nakakaikot. Sulit na. Ayun, nandito na tayo sa medyo dulo na to ng Nueva Ecija. So, malamig. Kasi maaho na tayo. Kasi nasa paano, Cagayan Valley na. Nilalamig na si Mrs. Sissy Ryder. So, ito, kain muna kami rito. Ang ganda kasi ng view rito yun. Kung makikita niya. Ito yan, oh. Dito kami kakain. Lamig. Kita niyo mga idol, oh. Dito na tayo, malapit na tayo sa Nueva Vizcaya. Touchdown! Nasa Nueva Vizcaya na tayo mga idol! Nil, sobrang lamig dito. Wala pong checkpoint sa boundary nila pero may mga bantay. Ito na, papakita ko na sa inyo ang Nueva Vizcaya. Yeah, narating din tayo for the first time dito sa Nueva Vizcaya. Akala ko okay lang yung sinasabi ng iba na lamig-lamig dito. Totoo pala, nangangatog pa ako sa lamig. Grabe. Meron ako ng gana kumain kanina. Sobrang lamig mga idol. So time check tayo, 8:02 AM pa lang. Pero grabe talaga dito. Nakasara yung visor ko dahil pumapasok yung lamig. Grabe. Pero in fairness ha, ang ganda rito, lalo na yung mga view niya. Parang ano, sarap mag-vacation dito kung meron lang eh. Yeah boy, yun talaga yung kamote mode. Kamote mode na overtake. Region 2, Cagayan Valley. Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Batanes, and Quirino. Si Puti natin, nasa Region 2 na. Mamaya, nandun na tayo sa Region 1. Sana nasa ligtas tayong paglalakbay ngayon. Nakaka-excite naman itong biyahe na ito. Parang yung mga first time natin na napupuntahan, talagang nakakataas ng adrenaline. Alright! Ang ganda ng tanawin. Ito, Cagayan Valley, sa mga hindi po nakakaalam. Ito yung the biggest valley in the Philippines. Nag-aral ako ng history ng konti. Panalo! Okay, tatawid na tayo sa isang tulay. Ang sarap pala talagang mag-nerd loop. Lalo na kung ganito yung paligid mo. Oh, saan ka pa? Kaya si Mrs. Rider eh. Nag-i-enjoy lagi mag-rides kami. Kung ganito naman yung makikita mo, di ba? Stress reliever to mga idol. Kahit pagdating sa akin, yung mga ganitong bagay, nakakatanggal talaga to ng stress. Magmamaneho ka, syempre nakapokus ka sa kalsada, hindi mo maiisip yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng problema. O di ba? Welcome to Bayombong, Nueva Vizcaya. Yun, nasa Bayombong na tayo. So bigyan ko lang na kayo ng mga payo sa mga idol nating mga riders dyan para payagan kayo ng mga misis nyo. Una-una nyo gawin ganito ha. Sabihin nyo sa misis nyo, i-follow nyo yung page ni Mrs. Easy Rider TV. So para makita nila mga ginagawa naming adventure. At syempre, pag nakita nila, mararamdaman nilang parang nakakarating sila sa ganun lugar. So ang mangyayari, dayayain kayo nun mag-rides. Pag dayaya kayo nang mag-rides, hindi kayo mahihirapan magpaalam. At ang importante dyan, may magbabayad na ng gasolina nyo.
O, di ba? Malaking tulong yan, mga idol. Alright, touchdown, Isabela. Welcome to Isabela Province, yun. Yes, kala ko walang katapusan na yung Nueva Vizcaya, mga idol. Napakalaking probinsya. Akala ko na, inkanto na kami, hindi na kami natatapos-tapos doon. So ganito pala kagad na itong lugar na to. Kunti na lang, kunting biga na lang. Asa apari na tayo. Mula apari hanggang hulo. Yeah. Time check, it's 12:13. Nang tanghali, siguro nagtataka kayo kung bakit. Inabot na kami ng ganitong oras. Sa may Aritao, Nueva Vizcaya, nagpahinga ako kasi inaanto ako sobra. So ang ginawa ko, nagpikit muna, pinikit ko muna yung mata ko ng mga siguro 30 to 40 minutes. Mga 30 minutes. Umiga ako dun sa isang gilid dun dahil yun sobrang lamig kanina. Tama sa mukha ko, nakahantok talaga ako. Kaya much better na yung magpahinga ka na lang. Kaysa sa labanan mo yung antok mo tapos diretso ka, di ba? Parang napakadelikado nun. Kabisado na ako ni Mrs. Easy Rider sa ganyan. Huwag sinabi kong, pahinga muna tayo. At pumipikit ako. Di baling madelay tayo ng konting oras. Basta mahalaga, makapag-recharge ka ng konti. Ayun, ganito, okay na naman ako. O, di ba? Torojas Tugigaraw. Yes, sir! So sayang at magpapastro lang tayo dito. Kasi nga di ba, ang destination natin ngayon ay sa Apari, yun ang hinahabol nating oras. Sana ma-explore pa namin tong Isabela kasi dahil ngayon lang ako nakapunta rito. Ngayon lang kami ni Mrs. Easy Rider nakarating dito sa Isabela. So hindi ko pa alam kung ano yung mga magagandang pasyalan dito. So sa pakakapanood po nitong taga Isabela or madalas na pumupunta na mamasyal dito sa Isabela, pa-comment na lang po kung saan na magandang place na pwedeng pasyalan or ma-explore natin. Malay nyo ba pagdating ng ano, oras at may naisip kaming maganda puntahan, maaari bumalik tayo rito sa Isabela para matry namin yung mga best place na magandang at pwedeng dayuhin. Malay natin, di ba? Bumalik agad kami rito. So, nandito tayo sa proper ng Ramon Isabela. Yun na, may na-discover si Mrs. Aisa Rider na isang lugar na pwede natin mapasyalan. Try natin silipin kung ano yung magandam. Try lang kung makakapasok tayo ron or magpahinga tayo ng ilang minuto. So at least kahit sa pagtalang natin dito sa Isabela, may maipakita ako sa inyo na isang lugar. So, hindi ko rin to alam, ngayon ko lang din alaman. Kaya let's see na lang. Kumuti tong LTO na to, oh. Lintikinat ako. Masalamat kayo at mabait ako. Pero nakunan ko kayo ng video. Turn left tayo sa Ifugao State University. Dito tayo papasok. Tumagat lang is 7.5 kilometers. Alright. So ito pala mga idol ha. Pagdarating nyo pala yung Nueva Vizcaya at pumunta kayo ng Gabal dun, hindi ka na masyado ma-amaze dun sa view sa Gabal dun dahil sa Nueva Vizcaya parang nandun na lahat ng makikita mo magandang view sa mga bundok niya eh. Kaya pag napunta ka ng Gabal dun, parang magiging normal na lang sa paningin mo kasi wantasawa kami dun sa ano eh, sa Nueva Vizcaya eh, 360 yung mga bundok. Magat Dam mo, welcome to Magat Dam. Ito ang Magat Dam. Kaya rito pala mga idol sa Magat Dam, walang bayad, magre-register lang kayo. Syempre ang kailangan, vaccination card. Ito na, ang Magat Dam. Oh, ayun. Darating natin yung isang tourist destination dito sa Isabela. At ito nga yung Magat Dam. So
side trip lang naman ito mga idol. Ah, syempre, makita na rin namin, ma-share ko na rin sa inyo. So dito sa dam na to pala, pwede kang mag-boating. So, sa baba may nagpaparent. May nagpaparent na mga boto, yun, no? At pwede kayong umikot-ikot doon kung saan mo man gustuhin. Alright! Sana na gusto niyo yung konting ano na to, clip na to para dito sa Magatam Isabela. Oy, shoutout sa ka-easy ride natin dito sa Aurora. Aurora, Isabela. Ang haba rin pala ng Isabela. So, time check tayo, it's 3:22 PM. Siguro mga gabi na kami makakarating apari. Pero okay lang. Basta makarating lang tayo ng safe, walang problema yan. Location update tayo, nandito tayo ngayon sa Rojas, Isabela. At si Mrs. Easy Rider ay gustong kumain ng pansit sa Tugigaraw. May masarap na pansit daw doon. Nagbigyan ng hilig. Ma-appreciate yung mga ganitong lugar na nadalo na kung first time mo. Yes boy! Ay, checkpoint! Bantay, Cagayan. Tugigaraw City. To Apari. Dito tayo. Ano? Kanan. So, dito tayo sa kanan. Papunta na tayo Tugigaraw. Wow, ito pala yung ano, sikat na tulay ng Tugigaraw. So, ito yung pinagmamalaking bridge ng Tugigaraw. Ang kanilang Buntun Bridge. Nasa Tugigaraw na kami! Alright! Narating din namin! Narating ng safe, ng walang aberya, napanatag yung loob namin. At syempre, may pag-iingat. Pag-iingat sa motor, pag-iingat sa sarili. Ito yung Cagayan River pala. Syempre, Cagayan Bridge nga ito. Hindi Cagayan River yun. Ang galing ko. Ang galing ko mag-isip. Welcome to Tugigaraw City. Kain daw tayo rito ng pansit batil patong dito sa Tugigaraw. Ito raw yung sikat na kainan nila. Alright. May dalawang oras pa tayo para makarating sa Apari hanggang Bulo. Okay na rin siguro itong ano, chicha muna tayo. Dahil check, it's 5:30. So siguro dadating kami ng 7:30 or 8 o'clock na ng gabi. Energy check, 70%. Easy Rider. Ito na yung battle patong na pansit. Special overload. Ito na, kaya pala sinabing patong ng chicharong bulaklak, Jempo Bagnet, at merong lumpia. So, ang dami ng isang order. Kaya, ati na lang kami rito ni Mrs. Easy Rider. Ito ang must try kapag pupunta ka ng Tugigaraw. Kain na, kain na! Sige. Paano yan? Birthday yan? Lumpia? Lumpia agad yung kinuha. Kapag nakikipag-birthday yan ka, lumpia lang pinipili mo. Sa akin to, chicharong bulaklak. Ito yung proper ng Tugigaraw. Napaka ano na rin pala nito. Ang laki na rin, saka sobrang ano na, developed na.
marami na rin kung ano-ano. Okay. So, ngayon, sunod natin ano. Gusto ni Mrs. Easy Rider na puntahan. Kapitol yun ng Tuguegarao. Hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakabalik dito. So, samantalahin na rin natin, di ba? Puntahan naman natin ngayon yung kanilang oldest church dito sa Tuguegarao. Ayun. Parang kahawig siya nung ano, no? Yung sa pagsanghan na simbahan. Pati yung gate. St. Peter Metropolitan Cathedral Parish, Archdiocese of Tuguegarao. Let's go to Apari! Yes! From dito sa Tuguegarao, mabiyahe pa tayo ng kulang-kulang 2 oras para makarating tayo sa Apari. At ang kagandahan lang naman dito, mga idol, tinan niya naman yung daan, no? Punong-puno siya ng mga ano, street lights. Parang hindi nakakatakot, di ba? Kung nandito ka, tapos mabiyahe ka ng ganun kalayo, parang panatag na panatag yung loob mo. Ewan ko na lang dun sa unahan, ha? Sa unahang part. Pero dito sa Tuguegarao, napakaganda. Na-appreciate ko itong city na to. Isa sa magagandang city rin na napuntahan ko. Tipo ano ka, parang pag nandito ka nakatira, hindi ka malulungkot. Apari, here we come! Good morning mga idol. Inabot na tayo kagabi ng konong oras dito sa daan. Kaya hindi na tayo nakatuloy ng Apari. 15 kilometers away from dito hanggang Apari na lang kami. So nandito tayo ngayon sa Calamanyugan, Cagayan. Naghanap din kasi kami ng ibang tutuluyan para makapagpahinga na. Pupunta pa kami kagabi ng Apari. Naghanap pa kami ng mga inn mahirap. May na-search si Mrs. Easy Rider na isang magandang lugar. Ito yon. Dahil nga sa maganda yung lugar na to, nag-decide kami mag-stay muna dito. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi kami tumuloy ng Apari, dahil meron kami pupuntahan isang lugar na kung saan hindi siya pinupuntahan ng ibang mga riders. Bakit kaya? So every time na mapapanood tayo mga naglulup or North Luzon Loop, nagtataka ako kung bakit itong lugar na to hindi nila na-feature. Dito sa ride natin na to, i-feature natin yung kung lugar na yun, kung ano ba yun. Kasi masyadong curious kami. Bakit kaya? Alamin natin yan kung bakit hindi nila pinupuntahan. At dito nyo lang ito mapapanood kay Easy Rider TV. Habahabol ko nga lang pala, no? Kung gusto nyo malaman kung magkano yung accommodation dito, kung anong exact place nito, i-follow nyo yung page ni Mrs. Easy Rider TV kasi ipopost niya lahat dito kung magkano yung ginastos namin dito. Kung buong detalye, doon nyo makikita. Follow nyo. Makakatulong yun. Lalo na kayo, ha? Pakita nyo sa mga OBR nyo na, oh, pwede wala rito. Makapag-rides kayo. Maniwala kayo. Alright. Dito nga tayo tumuloy sa Green Star Park Resort, Red Doors. Dito yung matatagpuan sa Calamanyugan, Cagayan. Ngayon, naalis na tayo at pupunta naman tayo sa Santa Ana, Cagayan. Kung saan babiyahe tayo ng 65 kilometers. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi kami tumuloy ng Apari kasi medyo mapapalayo kami kung dadaan kami sa Santa Ana, Cagayan. So halika, silipin natin yun at bihira lang natin tumakita sa mga ibang nagta-travel na motovloggers. Alamin natin ano bang meron dun. Welcome to Gonzaga, Cagayan! So ang destination natin is Santa Ana. Ang pangit lang ng condition ngayon kasi umuulan. Okay. Medyo nahiintindihan ko na siguro kung bakit hindi ito pinupuntahan na ang ibang mga nagno-North Loop. Kasi sa pagkakaintindi ko, walang ibang exit kundi dito rin. Pagpapunta ka rito sa Santa Ana, dito ka rin lalabas para makarating ka ng Apari. Kakain siya ng oras ngayon. Pero sa nakikita natin ngayon, napakaganda nitong lugar na to. Ang luwag ng kalsada, walang mga masyadong sasakyan. At ngayon, sisilipin din natin yung huling kilometer post at dito yata matatagpuan yun sa Santa Ana, Cagayan. Excited na ako makita yun. Hanapin natin yung natitirang isa. Ibig sabihin natitirang isa, yung pinakadulo na nga talaga. Dito nga pala mga idol, may nakakasabay kami mga nag-i-endurance 1,200 kilometers. Ito, katulad ni Kuya. Ayan.
Ang dami nila, ang dami nila. Siguro naglulup din to. 1,200 eh. O yan, no? Good luck sa inyo, mga idol. So, ride safe po sa lahat ng participants ng endurance ride na yan. 16 kilometers na lang tayo. Nasa Santa Ana na tayo. Kita rin. Touchdown, Santa Ana. Ito yung mga nag-i-endurance, ha? Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Diyan. Welcome to Santa Ana, Cagayan Special Economic Freeport. Nagbabayad dito na ang 20 pesos. Sir, saan kayo, ano? Saan kayo galing yung endurance nyo? Sa, sir, Kabanatuan. Kabanatuan? Tapos na, gano'n kami, Ilocos. Ah, Ilocos, pabalik na kayo? Tapos Santa Ana, tapos Santa Ana, tapos Isabela, tapos pabalik na kami Kabanatuan. Ah, sige, sige. Good luck. Ingat. Akala ko kayo yung Boss Iron Man, yung 1,000. Wala pa. Mga big bike yun. Oh. March 16 yata. March 16 pa yun? Big bike naman yun. Oh, sige, sige. Ride safe. Ayun, ano kami, Santa Ana to, ano na, Ilocos Norte naman. Dami yun ang naikot, ha? Nice. Oh, ganda ng daan nila dito. Oh, parang mini, bitukang, ano. Yun, oh. Ang lupit, men! Nasa tabing dagat na tayo. Pupunta natin yung marker na kilometer post na 642. Na kung saan nga, nabanggit ko kanina, ito yung dulo ng Luzon. Ito rin sa isa sa dahilan siguro talaga kung bakit hindi ito napupuntahan ng ibang naglulup, kasi walang ibang lalabasan kapag pumasok ka rito kung di dun lang din. So, di ba? Astig! Nakakatakot naman dito. Parang ang lakas ng ulan sa galing sa bundok, oh. Grabe. Pamunta yung tubig galing bundok papuntang dagat. Yon, dito pala nangyayari yon. Maghahalo na yung tubig alat at tubig tabang. So, ngayon, hahanapin pa rin natin yung kilometer 642. Kailangan natin makita yon para makarating si Puti sa dulo ng North Luzon. Ang ganda nitong probinsya na to, ng Santa Ana, Cagayan. Maliwalas, parang ang tahimik, parang ang sarap na kung magre-retire ka sa buhay, ibig sabihin yung sa lahat ng ginagawa mo. Ang sarap dito mag-stay, parang nakaka-relax din. Yung patahimikan na hanapin mo dito, siguro parang nandito mo yung matatagpuan. Nasa kilometer 637 na tayo, konti na lang. So ngayon, nasa kilometer 640 na tayo. 2 kilometro na lang, nandun na tayo sa dulo ng North Luzon. Yung ordinary kilometer po sa gandito lang, meron ito, jumbo. So hanapin na natin yung huling 2 kilometrong kilometer post nila. See you. Ang kulit. Yun lang yung nag-iisang malaki, di ba? Kanina maliliit. Ang kulit. Welcome to Barangay Tangatan. Yun. Welcome to Barangay Tangatan. Oh, ayan mga idol, sa wakas, nakarating din tayo rito. Narating na puti ang huling kilometer post dito sa North Luzon. Kung mapapansin nyo, wala na ang bayan na susunod kasi zero na siya eh. O, di ba? Ang astig. So, hindi imposible sa easy ride natin makarating kahit saan. Napansin ko lang dun sa unahan, medyo nakakatakot kapag nasiraan ka dahil parang ang hirap humingi ng tulong. Kaya, mas maganda talaga kung gagamit tayo ng easy ride on 15 or maglo-long ride ka, just make sure na condition lagi ang motor mo. So, ito na yung dulo ng kalsada, kaya nag-iisa na lang yung kilometer post. Ito na pala yung Palawi Island. So, kung makikita nyo at mapapansin nyo sa mapa, napakalapit lang niya. Ito yung pinaka-port nila. At yun naman daw na parang maliit na yun is yung Crocodile Island. May buhay kaya dyan? So, hindi ko na alam ang dinadaanan namin, pero pupunta nga kami dun sa Posorubo. So, nakikita nyo mga idol yung mga puno na yan. Akala nyo, ordinary yung puno yan, pero puro mangrove yan. Tinumindahan natin, oh! Eh, galing tayo sa bundok, oh! Grabe, tumamaya pa. Kaya, toy! Ang tindi ng mga daan dito. Si Mrs. Easy Rider, ang dami talagang alam na adventure. Buti na lang si Puti. Arang laking kondisyon, kahit anong kondisyon ng daan. Kaya kaya niya. So, ito yung sinasabi ko nga, nakakatakot na lugar pag nasiraan kayo. Parang walang tutulong. Oh, ganda na sana ng daan, no? Oh, yeah! Oh, my gulay!
Ano ba ang kata nakakaano? Yung dagat o yung matinding paahon mamaya? Abe! Ganda ng dagat! Ang ganda ng ahon! Salamat na lang talaga kay Master J.Y. Sigsak at isa't niya ng pambundok ito. Okay, ang layo ng gusto puntaan ni Easy Rider. Kanina ba kami ahon ng ahon? So, nakikinita ko rito yung daan ng Sagada. Tinan nyo, ang lalim nito. Grabe, be. Aahon pa kaya tayo dyan? Grabe, walang pahingang ahon to. Oo. Oh. Ito, makikita nyo, idol lamaya. Ito yung ahon ni Puti. Grabe, sobrang terik nito. Bahala na. Bahala na, Puti. Hanggang saan ang tibay mo? Grabe. Walang buwelo, daw. Hinungakit natin ng idol, oh. Gang yun, pag ganun. So, nandito tayo ngayon sa Poso Robo Beach. Yung sand niya, hindi naman siya ganun ka-white. Katulad ng, may halintulad ko siya sa Patar Beach sa Bulino, Pangasinan. Medyo expensive at kukulangin kami sa oras. Kaya, paalis na rin kami. Ito na, paalis na tayo rin sa Poso Robo. Titignan natin yung matinding akyat kung i-slide ba si Puti. Ito na yung pinaka-melo mo. Sobrang tarik talaga ito mga idol. Let's go. Ayan o. Oh my God. Naka-survive! Ang sobrang tarik talaga nun. Medyo ano pa siya sa camera. may isa pa. Ito, isa pa. Puro tarik talaga dinadaanan ni Buti ngayon. Tindi rin to. Oh my gulay! Mani! Ayos. Antindi mo nga siya, G.Y. Sigsak. Mayroon pa bang ahon dyan? Ano naman? Yung matastas. diba? Itong ER-150 natin. Kahit saan dalhin, anong kondisyon ng daan pwede. Depende na lang yan sa magseset ng motor nyo. So, yung nagset ng motor ko, ginawa niya lang yung tama. Okay, diba? Ahon din to. Ayan o. Tinan nyo. Pero mas matindi rin sa kabila. Ito, maiksi lang.